Good day sa inyo guys, welcome sa aking channel. iCloud bypass tayo para sa iPhone and iPad. Ang supported nung tool na gagamitin natin, iOS 12 hanggang iOS 14.8. Kung yung mga devices nyo na-update nyo sa iOS 15, hintay lang tayo ng bagong jailbreak na lumabas. Ang supported na iPhone models nung tool na gagamitin natin, iPhone 5S hanggang iPhone X. Pero bago natin simulan yung video, sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So simulan na natin yung video. Gawin muna natin, install natin yung gagamitin nating software, itong PassFab Activation Unlocker. So download and install nyo lang yan. Pag na-install, pindutin nyo start. Then pindutin nyo start remove. Kailangan din natin ng USB flash drive na gagamitin natin pang gawa ng USB check ring. So at least 2GB yung kailangan yung flash drive para makagawa ng USB check ring. And kung may laman yung flash drive nyo, backup nyo muna kasi pag hindi nyo binakap yan, mabubura yung mga laman ng flash drive nyo. So pwede na natin saksak sa computer yung flash drive. Then pindutin natin itong start. Dito, select nyo lang yung flash drive nyo. Then, pindutin nyo yung start para makagawa na ng USB check ring. After nyo makagawa ng USB check ring, may lalabas na instruction kung paano mag-boot sa BIOS ng computer. Pwedeng sundan nyo yung mga instruction dito pero ituturo ko na rin sa inyo yung pinakamadaling way para mag-boot sa BIOS ng computer. So para mag-boot sa BIOS ng computer, close nyo muna lahat ng apps na naka-open. Then pindutin nyo itong start. Then bago nyo pindutin yung restart, kailangan hold nyo muna yung shift key sa keyboard nyo. So hold natin shift key, then pindutin nyo restart. Ganyan yung lalabas, please wait. Dito ang isa-select natin, itong troubleshoot. Advanced options. Then itong UEFI firmware settings. Press nyo lang yung restart. Pag restart ng computer nyo, dediretso na yan sa BIOS. So ito na yung BIOS ng computer, pwedeng hindi ganyan na ganyan yung itsura ng BIOS nyo, pero yung mga settings na babaguhin natin, pare-parehas lang yan. So punta kayo dito sa may security, hanapin nyo yung secure boot. Kung naka-enable yan, i-disable nyo. Next natin, punta tayo sa boot. Yung boot mode dapat UEFI. Kung naka-legacy or CSM kayo, sa-select nyo muna UEFI. Fast boot enable dyan. USB boot enable din. Then boot priority order, hanapin nyo USB HDD. Yan yung flash drive nyo na may check ring. Dapat mapunta yan sa number 1 or sa first priority para pag reboot ng computer, una nyang babasahin yung flash drive na may check ring. So pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, pindutin nyo lang yung F10, save and exit. Then press enter. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso na yan sa check ring. So ito na yung check ring, pwede na natin ngayon i-connect yung iPhone natin na naka-activation lock. So yan yung i-jailbreak natin itong iPhone 6 na naka-iOS 12.5.5. Kung naka-iOS 14 kayo pataas, punta lang kayo sa options, enable nyo allow untested iOS version tsaka yung verbose boot. So dahil naka-iOS 12 lang ako, verbose boot lang enable ko. Then pwede na natin ngayon start yung pag-jailbreak. Naka-recovery mode na yung iPhone natin. Ngayon, kailangan naman nating i-DF yung mode. Susundan nyo lang instruction dito sa screen. Press enter sa keyboard, then press and hold yung power and home button sabay. After 4 seconds, bitawan yung power pero naka-hold pa rin yung home button. Hanggang sa pumasok siya sa DF yung mode. Pag pumasok na sa DF yung mode, pwede nyo nang bitawan yung home button.
Ayan. Pag nakita nyo yung all done, ibig sabihin successful na jailbreak yung iPhone natin or yung device. Pagka naman may error, ang gagawin nyo, quit nyo lang yung check rain, then start kayo ng panibagong jailbreak. Ngayon, para naman mag-exit dito sa check rain, pipindutin nyo sa keyboard, Ctrl-Alt-Delete, sabay-sabay. Pag namatay yung screen, bunutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo yun, dediretso na sa Windows yung computer nyo. After yung mga jailbreak yung mga devices nyo, pwede na natin iCloud bypass to. So make sure na na-install nyo na yung gagamitin nating software, yung PassFab Activation and Locker. So open na natin yung software na gagamitin natin. Then pindutin natin yung start to remove. Start. So yun yung device model, iPhone 6, iOS 12.5.5. So tama. Pindutin natin start. Successfully remove na daw yung iCloud activation lock or successfully na na-bypass. So yung mapapansin nyo, nasa home screen kagad yung iPhone natin. So ganun lang kadali gamitin yung PassFab activation and locker. Kung gusto nyo naman ng free license para dito sa ginamit nating software, abangan nyo lang dun sa Facebook page ko. Nagpo-post ako dun ng mga free license. So paunahan na lang kung sino na makakakuha ng mga license na pinupost ko. So hanggang dito na lang muna yung video natin. I hope may natutunan kayo kahit kaunti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated yung sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung renzydcyt, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat!